sa ating mga kabeshiwa at sa ating mga bagong kasaging. Welcome muli sa aking channel, The Elena Lipata, The Journey of a Dialysis Patient. Sa mga bago nating subscriber na hindi nakakaalam, ako po isang hemodialysis patient for 8 years now. And today's video, nais kong i-share sa inyo ang Chesa Fruit. Kayo ba mga kabato ay aware sa Chesa Fruit? Alam niyo ba na meron tayo niyan sa Pilipinas? Chesa Fruit sa Tagalog, sa English is canister fruit or egg fruit. And sa Vietnamese, they call it Vietnamese avocado. So, pag-uusapan natin ang benepisyo ng pagkain ng Chesa. So, without further ado, let's start now. Hello mga kabato, yan yung puno ng Chesa namin. So, familiar ba kayo sa Chesa? So, ayan o. Dami niyang bunga. Ayan, nakita niyo. Ayun. Ayun. Hindi ako makapanik. Hindi ako marunong kumanik ng puno. So, meron dyan. Ilan yun? Isa sa taas. Ito yung isa sa ayun. Ayan. Ayan pala. Hindi na masyadong malaki. Ayan. So, ayan yung Chesa. Isa. Mayroon doon yung dalawa. Isa. Ito. Sige nga, isa namin yan. So, yan mga kabato. Ano, kilala nyo ba yan? Yung iba ayaw nila kainin niya kasi para raw siyang eba pag nahinog. Pero yan ay sustansya. Yan ang ating i-share sa inyo ngayon. Ano ba mga sustansya at benepisyo ng pagkain ng Chesa na hindi nyo pinapansin-pansin? Ewan ko may nagtitinda pa nito sa mga fruit stand. So yan, balikan natin. So ayan mga kabeshiwa at mga kabato, narbes namin yung aming Chesa. So nag-iwan lang ako ng isa para gamitin natin sa ating pagbibideo. At yung the rest, pinala ko sa aking doctor sa center. Their favorite niya to. Eh dito sa bahay, wala akong kumakain. Alam niyo naman, karamihan sa Pilipino hindi kilala ang Chesa. So ayan, ba't hindi nila nalalaman, hindi natin nalalaman na ang Chesa ay napakasustansya. Punong-puno ng vitamina at nakakatulong sa mga may karamdaman sa puso, sa mga cholesterol. So, babalikan natin yan mamaya. Yan na mga kabeshiwap, mga kabato, nahinog na ang ating, yun o, pag nahihinog na siya yung ating Chesa, yan, ganyan ang nangyayari, nagbibitak-bitak na siya. Kasi nung nakaraan, binidyo ko siya, no? Hindi pa siya hinog. So, ayan. Kakainin na natin siya. Makain ba kayo niyan mga kabato ng Chesa? Marami sa atin hindi kumakain ng Chesa. Dahil nandidiri sila, it's shock daw. It's like a poo-poo. You're eating like a poo-poo. But that's not true. You're eating like eating an egg yolk. Because it's so dry to. So, kakainin natin siya mga kabato. So, ito mga kabato. Ano bang itsura ni Chesa sa loob? Look at the seed. Tingnan niyo yung buto niya. Dami niyang buto. Ayan. Ang buto niya makintang. Para kayong kumain ng itlog na pula na nilaga. Alam niyo ba mga kabato, ito ay napakayaman sa sustansya. Maganda siya sa cholesterol, gamot sa puso. Para sa gamot sa puso kasi maganda siya sa puso. Parang siyempre sa dialysis, taas ang potassium niya, so hindi dapat ubusin to. Siguro mga dalawang kutsara lang kakainin ko. At hindi na nakakabiling kainin na. Kasi iba marumi yung isip eh.
Sabi pagkain, pinagpala naman ng Diyos nyo. May iisipan ng marami pa yan. Kumain ka rin ng evac. Mas na true. Yung doktor ko, binigyan ko nito. Halos na tambungan ng tiyesa ko siyang kumuha. Yung doktor ko sa dialysis, si Dr. Alves. At ginagawa niya itong salad. Kung paano niya pre-prepare yung avocado. Kasi ang tawag nga sa iba to is Vietnamese avocado. So, kung paano niya pinipipare yung avocado, nalagyan niya ng kamatis, nilalagyan niya ng mga dressing. Ganun niya ginagawa dito sa Chiesa. Kaya yung may Chiesa kami taon-taon, siya ang nakikinabang. Kasi yung anak ko, yung apo ko, hindi kumakain ito. Ay ako, kahit gusto niya kumain, hindi naman ako pwedeng kumain ng kumain. Dahil mataas ang potassium niya. So, ayan mga kabato. Ang benepiso ng Chiesa, nalagay ko dyan mamaya. So, ayan, huwag nyo kadirian kasi hindi siya masyadong popular eh. Hindi siya kilala ng ibang mga bata, ibang mama, ibang nana, ibang tao. O hindi siya kilala ng ibang Pilipino. Kasi kaya dito sa lugar namin, kami lang meron nitong tanim. Tinanim to ng nanay ko at tatay, pati ni nanay at tatay ko. Wala, kalaka ng puno niya dyan. So, ayan nga lang mga kadialysis. Nakapwa kadialysis. Moderate lang. Masa mataas ang potassium niya. Papatitin na kanya. May lang muna mga kabato. Pinakita ko lang sa inyo ang ating pagkain at ang ating hinuog na Chiesa. Nawa, magbabalik ang lola nyo. Thanks for watching. The Chiesa also, or si canister fruit or egg fruit, is considered a superfood. When it comes to nutrition, the fruit is loaded with virus nutrient and thus considered as a superfood. It packs about 50% more energy than the banana and nearly as much protein as the avocado. Canistel are rich in carotene, B group vitamins, and essential minerals. It is a low-fat fruit that provides high level of protein and fiber and fair level of ascorbic acid. So, ayun, superfood daw pala siya at mataas siya sa vitamin C, 50% ng kanyang energy than banana at ang kanyang protein than in avocado. Loaded of beta-carotene. Earlier na yung sinabi ko dahil sa kanyang kulay na orange or yellow. Just like the all other yellow-orange fruit, canistel is a rich source of pro-vitamin A. Carotenoids are converted into vitamin A in the body. The fruit contains about 300 mg of B-carotene in 100 g of the edible fruits, and it is beneficial for good vision and is found to be effective for the treatment of dry eye while playing an important role in lowering the risk of cataract and age-related muscular degeneration. So yun, nakaka-lower siya ng cataract dahil nga sa kanyang sustansyang carotenoid. The very yellow kasi siya. High in mineral. Ang Chiesa ay very high in the mineral. As the fruit contains significant level of minerals with 100 grams of the edible fruit containing about 25 milligrams of calcium and about 40 milligrams of phosphorus. It is a natural remedy for the treatment and management of arthritis. So maganda rin siya sa mga arthritis. The fruit also helps strengthening of bones in children, the elderly, those suffering from bone and joint-related ailments. So yun nga, gaya sinabi ko, mataas ang calcium niya. Nakakatulong siya sa bone ng mga lumalaking bata sa mga matatandang may problema sa sakit sa buto. Ayun, perfect also sa digestive health. Gaya nung nasabi ko kanina, canistel is an excellent source of a dietary fiber that promotes a healthy digestive system. Fiber also helps in the regulating the blood glucose level and eliminating the bad cholesterol from the body. Yung walang kamatayang cholesterol na yan. Yan yung maganda pala yung Chiesa na yan sa cholesterol talaga. So, immune booster. The canistel fruit or the Chiesa is a good source of vitamin C or ascorbic acid with about 60 to 100 milligrams. The fruit is known to be an effective immune booster and it's thus a useful natural remedy for treatment of flu, cough, pneumonia, and other lung infection. And has an anti-inflammatory, and antimicrobial properties. The fruit contains the amino acid, lysine, tryptophan, and methionine, as well as flavonoids
that have an anti-tumor, anti-inflammatory, anti-HIV. Oh, anti-HIV siya mga kabato, and antimicrobial effect. Other than that, the fruit is a natural remedy for clearing bacterial and fungal infection in the body when consumed regularly. So kung ating kakainin ito ng regularly, ay makakatulong ito para sa ating mga infection, bacterial and fungal infection. So mga kabatos, so if you're not eat yet this regular, you're not regular eater of this yellow overload, it is time for you to think of adding this nutritional and unique fruit to your diet. Aside from the canistel fruit health benefit, yung mga benepisyo niya aside from that, ito ay makakatulong sa inyo ng magbigay ng basic nutrition for your optimum health. So di ba mga kabato, ang daming mga benepisyo ng pagkain ng chesa o canistel fruit. Sana pag may nakita kayo nito sa mga fruit stand o sa mga bakuran, itry niyong kainin. Huwag niyong pandirian dahil ay pinagpala ng Diyos. Ibinigay sa atin na punong-puno ng sustansya. Yun lang mga kabato. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to like, share, and subscribe ang ating video. See you later.